Ang pagkasawi raw sa pag-ibig, literal na masakit sa puso, ayon sa Department of Health. At kung sumasakit daw ang inyong dibdib dahil sa labis na pagtangis, baka raw broken heart syndrome na iyan. Nangyari na ba yan sa'yo, partner? Yes, nung mas bata ako. Anyway, ang paliwanag ng Department of Health tungkol dito, alamin sa News to Go ni Rida Reyes. 30 taon na ang nakalipas nang magtapos ang relasyon sa kanyang first boyfriend. Pero aminado si May, heartbroken pa rin siya ngayon. At ang kanyang first heartache, kakaiba raw ang naging epekto sa kanya. Hindi ako makakain mabuti. Lagi ako malungkot. Tapos natuto akong minom. Sa mga hindi pa nakakaranas ng heartbreak, maaring biro lang ang pagsabing masakit ang mabigo sa pag-ibig. Pero alam nyo bang literal na merong broken heart syndrome? Ito yung pagsakit ng puso dahil sa labis na stress at kalungkutan tulad ng pagkasawi sa pag-ibig, pagkamatay ng minamahal at iba pa. Takot subo cardiomyopathy ang isa pang tawag dito. At bagamat iba ito sa heart attack, maaari rin daw itong magdulot nito. There's a chemical that's released. Either it's from stress or from overwhelming emotion. And these chemicals are responsible for the signs and symptoms ng nararamdaman ng isang may broken heart syndrome. Kaya sa mga hindi makamove on kay Bay, hinay-hinay daw sa pagtangis dahil sa negatibong epekto nito sa katawan. Kailangan mo may makausap. Kailangan mo may mapagingan. Para nang sa ganun ay mabawasan kahit papano. Pero ang sinasabi namin, dahil masakit talaga yan, hirapan kang huminga, magpatingin muna. Sa tulong ng kanyang pamilya, unti-unting nakabangon si May. Bagamat aminadong hindi pa rin tuluyang nakaka-move on, hindi pa rin daw sumusuko si May at umaasang magkaka one more chance sa pag-ibig. Madaling sabihin, ma'am, mahirap gawin ha. Kaya mo yan. Yung may katawan nagdadala, deep in your heart, mahirap ma'am. Hindi basta-basta nakakalimutan, masakit. Nagdasal po ako, sabi ko sana malagpasan ko lahat-lahat ito. Kanya-kanya namang hugot ang mga nakausap namin minsan na rin nasawi sa pag-ibig. Kailangan po huwag masyadong seryoso, katamtaman lang. Baka kayo ay lalong tumanda agad. Mas maganda po ma'am yung love, mas love ka ng husband mo or boyfriend mo kaysa mas love mo sila. Sa laki ng Pilipinas, marami ka rin mahanap dyan. Rida Reyes, GMA News.